Tulad ng maraming bansa, ang kasaysayan ng Korea ay nagsimula noong sinaunang panahon. Noong Stone Age, gumagamit ang mga tao ng bato upang lumikha ng mga kasangkapan para sa pangangaso at pangangalap. Sa panahong iyon, lahat ay tinuturing na pantay-pantay at nagtutulungan para mabuhay. Ngunit nang naging karaniwan ng mga armas na gawa sa tanso at bakal noong panahon ng bronze, ang ilan ay nagkaroon ng mga armas at ang iba ay wala. Ito ay nagbunsod ng pagkakaroon ng agwat sa kapangyarihan at nagkaroon ng mga uri ng lipunan at nagsimulang mabuo ang mga tribo na sa kalaunan ay naging mga bansa at nagkaroon ng mga hari. Sa katunayan, noong Bronze Age itinatag ang kauna-unahang bansa ng Korea na tinawag na Joseon. Upang makilala ito mula sa mas huling Joseon na itinatag, mahigit 3,700 taon ang lumipas, ang unang Joseon ay tinawag na Go-Joseon, na nangangahulugang lumang Joseon. Bagamat kakaunti ang mga tala tungkol sa Go-Joseon, may isang kilalang alamat ng pagkakatatag nito na pamilyar sa bawat Koreano. Sa alamat na ito, ang anak ng Diyos na si Wanung ay bumaba sa mundo ng mga tao at naging pinuno. Isang araw, lumapit sa kanya ang isang oso at isang tigre at humiling na gawin silang mga tao. Sinabi ni Wanung sa kanila na manatili sila sa loob ng isang kuweba sa loob ng 100 araw. Kumain lamang sila ng bawang at ahenho. Kapag natapos nila ang pagsubok, sila'y magiging mga tao. Sumuko ang tigre at umalis, ngunit nagtiis ang oso at naging babae pagkalipas ng 21 araw. Pinakasalan ni Wanung ang nagbagong anyong oso at nagkaroon sila ng anak na pinangalan ng Dangun. Si Dangun ang nagtatag ng bansang Go-Joseon. Bagaman wala nang naniniwala sa literal na kahulugan ng kwentong ito sa ngayon, malamang na sumisimbolo ito sa pagsasama ng isang tribong sumasamba sa Diyos at isang tribong sumasamba sa oso. Ang pagtatatag ng Go-Joseon ni Dangun ay may malaking kahalagahan sa kasaysayan dahil ito ang unang naitalang kaharian sa Tangway ng Korea. Ang mahalagang pangyayaring ito ay pinagdiriwang pa rin sa Korea na kinikilala bilang opisyal na pampublikong pista tuwing 3 Oktubre bilang araw ng pagtatatag ng bansa. Ang makasaysayang Go-Joseon ay isang maayos at makapangyarihang kaharian na nakipag-ugnayan sa diplomasya at digmaan sa mga kalapit na estado tulad ng mga estado ng China, Nayan at Zhou. Ito ay may sistema ng pamahalaang monarkiya at may ebidensyang nagpapatunay na kontrolado nito ang malaking bahagi ng teritoryo na kinabibilangan ng Hilagang Korea at Timog Manchuria. Ang unang pagbanggit sa Go-Joseon sa mga kasaysayang Chino ay lumabas sa Annals of the Warring States na binanggit ang Go-Joseon bilang isang pampolitikang entidad na may ugnayan sa Yan Dynasty. Sa panahong ito, nakabuo ang kaharian ng isang legal na kodigo, kilala bilang batas na 8 artikulo na nagpapakita ng mga kaugalian at batas ng maagang Korea. 3 lamang sa mga artikulo ng mga batas na ito ang nanatili. Kung pumatay ka ng tao, papatawan ka ng parusang kamatayan. Kung sinaktan mo ang iba, magbabayad ka ng multa sa anyo ng butil. Kung ikaw ay magnanakaw, gagawin kang alipin o paparusahan. Nagsimulang bumagsak ang kapangyarihan ng Go-Joseon matapos ang mga sagupaan sa lumalawak na dinastiyang Han ng China. Ang pinakatanyag na pinuno ng kaharian, si Haring Ugeyo, ay nakipaglaban ng matagal sa Imperyong Han na nais kontrolin ng Tangway ng Korea dahil sa mga estratehiko at pang-ekonomiyang kadahilanan. Noong 109 BC, inilunsad ni Emperor Wu ng Han ang isang kampanyang militar laban sa Go-Joseon na humantong sa pagbagsak ng kaharian noong 108 BC. Itinatag ng mga puwersang Han ang 4 commanderies, kabilang ang Lilang Commandery sa hilagang bahagi ng Korea na nagtapos sa pagiging malayang estado ng Go-Joseon. Ang pagbagsak ng Go-Joseon ay nagbigay daan para sa mga bagong estado ng Korea tulad ng Buyo, Koguryo at ang Konpederasyon ng Samhan. Kahit na bumagsak ang Go-Joseon, ang pamana nito ay patuloy na naka-impluensya sa mga sumunod na kaharian ng Korea. Sa partikular ay naging simbolo ng mga pagkakakilanlan ng mga Koreano. Ang kulturang bronze at mga legal na pag-unlad ng Go-Joseon ay naglatag ng pundasyon para sa mga sumunod na sibilisasyon ng Korea. Sa konklusyon, ang Go-Joseon ay itinuturing na maalamat na simula ng sibilisasyon ng Korea.
pinaghalo ang alamat at kasaysayan at kumakatawan sa pinakamaagang pampolitika at kultural na pagkakakilanlan ng bansang Korea.